Dito naman po tayo ngayon sa update sa nawawalang person deprived of liberty dyan po sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Nasa linya po ng aming komunikasyon si Bureau of Corrections Deputy Director for Operations, Angelina Bautista, ang officer in charge ng NBP. Magandang umaga po. Can I call you Colonel Angie, ma'am? Yes, sir. Kahit ano po, sir. Good morning po at good morning po sa lahat ng nakikinig. All right. Ma'am, makikibalita lang po kami dito sa info na nasagap ko. Actually, dito po sa labas, nasagap ko ho ito. Ano po ang update doon sa nawawalang PDL ho natin? At sino ho ba ito? Nasa file ko po eh. Pero at this moment, kailangan ko hanapin. Kailan pa ho nawawala ito at ano ho pangalan nito, ma'am? Yes, sir. Good morning po ulit. Ang pong nawawala po na PDL, si Michael Angelo Cataroja. Mm-hmm. Okay. Nawala po siya. Missing po siya nung mag-count po ng alas 8 ng gabi ng July 15. July 15, ma'am. Hindi first week ng June. Ah, hindi po, sir. July 15 po. July 15. Okay. Na mag-head count po kayo. All right. Okay. Yes, sir. Every day po ba kayo nag-head count? Yes, sir. Four times a day. So, July 15, nag-head count. Nawawala na. Okay. Saan po ito si Michael Angelo Cataroja? Nakapiit sa Maximum Security Compound. Sa anong dorm po siya? Dorm 5, sir. Dorm 5. Membro po ba? Anong kanyang kinaaniba na grupo? Sputnik. Membro po siya ng Sputnik. Mm-hmm. Ang kaso po niya, anti-fencing. Anti-fencing lang, ma'am, pero nasa maximum security. Di po ba, ma'am, ang nalalagay sa maximum ay mga capital punishment lamang like 20 years po ang ano niya, sir. 20 years po yung maximum imprisonment niya, sir. Kasi may pending po siya, sir, na carnapping. Ah, may carnapping. Hmm. Ayun. Yes, so may pending siya. Okay. Ano ho nangyari? Baka may explanation kayo dahil July 15 pa pala, ma'am, 21 na tayo ngayon, na almost 6 days tayo, 7 days. Anong kaya nangyari? Maximum ho yan eh. Mahigpit po dyan, ma'am. Ano nangyari kaya? Yes, sir. Ganito po kasi ang procedure. Hmm. Noong pong malaman na nawawala siya, after 2 hours po, dun pa lang po siya ni-report ng officer of the day. Mm-hmm. So, 16 po, nag-submit na po kami ng spot report sa Department of Justice na mm-hmm. allegedly missing person. Kaya po, allegedly, sir, dito po kasi 10 hectares po yung sa maximum compound na kasama na po yung office. So, dito po kasi, sir, pag may lumipat po ng brigada, tumatawid po sa mga ibang brigada, po, pag nawawala po sila, it will take 1 week po bago sila lumabas. Nagtatago po sa mga sisame, nagtatago po sa mga dingding. Kasi may mga iniiwasan po silang mga utang and everything. Mm-hmm. So ang ginawa po natin, ang action taken po natin, right after na nalaman po natin, pinadlock po lahat. So mm-hmm. nag-headcount po ulit, nag-physical okay. headcount. Mm-hmm. Afterwards, sir, nag-conduct ng investigation. Nirelieve na po namin yung personnel na dapat pong ma-relieve. Nag-create po kami ng recovery team although hindi pa po namin makonclude na takas siya kasi pa po under investigation pa po. Actually, sir, we seek the assistance of the Philippine Coast Guard. Mamaya po, sir, magkakandak po kami ng searching using the dog mm-hmm. at saka po yung life detector. Mm-hmm. Life detector, sir, kasi marami po kasing mga taguan. Kasi po, ito pong preso na to, ang record po niya, mahilig po siya magtago sa mga sako, kung saan-saan. Nako, Colonel, nako, dyan ako kinakabahan niya. Pagtatago sa sako, baka makita natin sa loob na lang siya ng sako, patay na. Ano ho kaya? Doon ako nininervious, partner. Nakaka-nervious naman yun. O, nagsasako, diba? Sabi niyo, tama po ba pagkarinig ko, nagtatago sa sako ito, baka mamaya matagpuan ninyo sa loob na ng sako at patay na at baka wag naman sana ay may saklob pa na plastic yung ulo. Wala naman po, sir. Na-search na po namin okay. po yung mga sako. Ay, salamat sa Diyos. Praise the Lord. Oo.
Kaya po wala po kami makonclude na stay po kasi ang procedure po sa paglabas po ng basurahan, sir, tinutusok po lahat ng basura before po lumabas yung garbage truck. So meron din po tayong anong tawag dito, yung under chassis na mirror na gamit pag po lumalabas yung mga ganito pong service car na garbage, ano, pati po ambulance. So negative po doon. So until po yun, in-depth investigation po, yun nga po, sabi ko nga po, we will utilize technologies po para po mas mabilis pong mahanap. Kasi po sir, 19,000 po ngayon sir ang nakakomit sa maximum compound. So 19,000 po yung mga PPL. Ang dami rin pala, 19,000. So, in short, Colonel Bautista, ay hindi na ninyo kayang ma-secure ang maximum security and you believe it dahil sa dami ng tao. Tama po ba? Yung aking pananaw dito, dahil sa sobrang dami, hindi nyo na kayang i-secure ang mga PDL natin, ma'am? Ang, yung pag-secure po, sir, kaya po nating ma-secure. Ang problema lang po sa maximum compound, sir, masyado na po tayong congested. Kaya nga po yung request po namin sa ating mga mambabatas, saka po sa higher-ups, na magkaroon po ng additional construction ng facilities kasi 50 years ago pa po yung huling na construct na facility sa Bucor. So ngayon ma'am, ano pa ang silbi ng maximum security kung tayo naman po ay natatakasan, nawawala dahil 1 week na ho ma'am, nawawala ho yung tao. Ako ho may duda, Colonel, na hindi po nawawala yan. Yan talaga ay either dalawa lang po eh, wala na ho dyan sa bilibid. Pero hari naman, wag naman na nandyan pa, pero eh, wala na. Nando na sa ilalim. Ika nga, pina-appointment sir, kay Lord, hindi kaya. Sir, as I've said, sir, we cannot conclude until the end po ng searching po namin. Kailan po magkukonclude yung searching? Colonel, kailan po magkukonclude yung searching? Yung pong searching po na yun, sir, cadaver dog po yung gagamitin namin. Alas dos po ng hapon, sir. Okay. 2 o'clock ng hapon. Alright. Yes, sir. Ngayon po. Ma'am, pangalawa. Para po makonclude namin kung takas po siya. Kasi hindi pa po kami makapag-conclude kung takas. May mga kasi natanggap na tayo na info earlier at pinahanap itong naghingi tayo ng tulong kay Senator Bato de la Rosa kahapon. At ang sabi ni Senator, nawawala daw. May mga info ako natanggap galing na dyan mismo na baka nagtatago lang sa mga kubol. Tama po ba? May mga kubol na ulit tayo. Di ba pinadismantle na ito ni General Bantag dati? May kubol na naman pala ulit, ma'am? Sir, wala naman pong nadismantle na kubol po nung panahon ni... Ang dinismantle po nila, yung mga parang mga... Ano ba tawag dito? Parang nakalona. Pero so walang dinismantle kubol, na kubol. So, ang balita kasi... Ang press conference kasi dati, dinismantle na raw yung mga kubol, Director Bautista. Ganito po yung nakita po namin ni General Katapang when we took over last October last year. Yung po, last, ma'am, okay. Okay, go ahead. Take over kayo ni General Katapang. Ma'am, hindi po ba, kailan ho kayo dumating dyan? Di ba dala-dala kayo ni General Bantag galing po sa BJMP? Kayo po ay dating tauhan ni General Bantag at sinama ho kayo dyan. Am I not correct? Na-appoint po ako noong panahon ni General Bantag ng November of 2019, sir. Tapos po, nag-resign po ako. Okay. So, alright, go ahead. Tapos, yung kubol na yan, hindi na dinismantle? Kasi maraming nangyayaring milagro dyan sa kubol, Director. Let me explain, sir, about the kubol. Sige, go ahead. Nag-conduct po kami ng Greyhound at saka inspection sa loob po ng maximum. Yung pong mga sinasabi nilang na-dismantle, nag-level up po yung mga kubol. So, naging kwarto po sila para pong mga hotel. So, ang ginawa po namin, dahil dati po, isa lang po yung natutulog doon, mga ngayon po, 8 hanggang 10 po ang natutulog doon sa mga kubol. Kasi hindi na po pwedeng sirain dahil po pwede pong pustin na sa pagtulog ng ating mga prisoners. Okay. Kasi po, meron ako mga litrato na
ongoing ang pagpasok ng mga construction material. Saan na, anong ginagamit? Saan ginagamit itong mga construction material na pumapasok dyan sa maximum security, ma'am? Saan ginagamit ito? Ginagamit po sa mga kanlungan po ni Lolo. Yung po mga matatanda, sir po kasi natin, 3,085 po yung mga old aged. Ah, okay. So, separate po yung ano po nila, yung mga sponsored po kasi yan ng mga tumutulong po akala mga ko pag, sa labas para sa okay. Matatanda. Alright. Akala ko pag matatanda na dahil malapit na sila, eh doon na lang sila sa minimum security, ma'am. Hindi na sila sa maximum. Nasa maximum pa rin kahit matatanda na, ma'am? Opo, sir. Kasi reclusion po sila, sir. Kaya hindi po sila kayang i-accommodate sa minimum. Actually po, nakapag-transfer po tayo ng more than 50 na matatanda sa minimum. Okay. Okay, Colonel Bautista, bukod po sa mga pagpapatayo ng mga bagong pasilidad dyan po sa NBP, ano po pa ang nakikita ninyong dapat gawin pa o baguhin at ibigay na tulong ng gobyerno po sa ating mga PDLs? Ay, ito nga po yung modernization plan po ni General Katapang na kailangan po magkaroon na po ng regionalization facilities po sa iba-iba po nating mga probinsya. Kasi po itong mga nakakulong po sa maximum, mga malalayong probinsya po ito. At saka masyado na pong congested talaga kasi ang capacity lang po dito nasa 3,000 eh, 19,000 po nakakulong. So, sa sobrang congested nyo, kaya pinapayagan nyo na lang yung mga conjugal visit for 1 week. Yung mga pamilya ng mga PDL, pwedeng dumalo for 1 week. Eh, congested na kayo, paano pa na-accommodate yung mga pamilya ng PDL na makihalubilo sa pamilya nila for 1 week, eh di lalong dumami ang tao dyan, Colonel Bautista. Sa yun naman pong sa stay-in po nila as per request po ng mga PDL, isang yung asawa po nila or anak po nila, namimili po sila sa member ng immediate family nila na makasama po nila sa loob. Kasi importante po yung bonding ng pamilya po sa reformation kasi nasa reformation mode po ang Bucor. Okay, I understand that, ma'am. Pero bakit parang hindi alam ba ito ng DOJ? Pinayagan ba ito ni Secretary Boying Rimulya na ang conjugal visit na ngayon ay inaabot ng 1 week at dyan sila tumitira sa Kubol? Hindi po siya conjugal visit. Anong tawag dyan? Anong tawag? Banding po ng pamilya. Hindi naman po lahat siya nang bumibisit po sa preso na to conjugal po. Dumadalo po yung nanay, tatay, anak. Kawawa naman yung sa BJMP po. Mabuti pa ho kayo, may bonding time dyan sa BJMP kasi 24 hours ang maximum, tapos uwi na sila. Ay, mas maswerte kasi pa lang. Kasi po, sir, ang BJMP po kasi, sir, mga detention prisoner po yan. I understand, ang ma'am. Ang Bureau of Correction po, sir, mga sentence prisoner na kailangan po nating ireforma. Oo. Ma'am, I believe yung sinasabi mong ireforma from the time that they are arrested, they are being charged, sila po ay dinidisiplina na nire-reforma na, ma'am. Okay? Hindi po yung pagdating na lang dyan. Alam ko ho, yung ating correctional facilities is for to reform the individual. From the day one po sila na i-charge at ikinukulong na sila, lalo na po yung mga without bail, is part na po yun, counted na po yun, ma'am. So, hindi pwede sabihin na dyan pa lang nag-uumpisa ang pagre-reforma sa New Bilibid Prison. Dyan pa lang po sa BGMP, meron na pong reformation, Colonel Bautista. Binasa ko rin naman po, ma'am, nag-review po ako kagabi bago kita kausapin dahil alam kong kayo po ay veterano na sa BGMP. But anyway, ma'am, so, kailan ho matatapos ang inyong search, ma'am, at magsasabi na kung ito ay nakatakas? Namatay. Ano, ma'am? Right nagsako. Right after the activity po mamaya. Mga anong oras po, ma'am? Papatawagin kita sa staff ko. Hindi ko po. Ako na po mismo ang tatawag sa magre-report na tapos na po kami. Kasi magsasubmit din naman po kami ng report sa Department of Justice. Okay. Ma'am, panghuli na lamang po, pasensya na po kayo. Ang kumusta naman po yung pag-check ho ninyo ng mga droga dyan sa loob, ma'am? May mga nakakapasok pa ba? Actually, sir, may nakakapasok po. Kaya nga po marami pong naririlib na personnel dahil nung isang
araw po, nag-surrender po yung preso ng 30 grams of shabu. Okay, alright. Bukod po kay Michael Angelo Cataroja, may iba pa bang PDL na nawawala, Colonel Bautista? Actually, ma'am, from the day po na nag-take over kami, this is the first time. Okay. Ma'am, paki-check ulit na mabuti, parol call nyo ulit, kasi meron ho akong info, meron pa pong isang nawawala eh, na yung aking bubuit medyo na-trap yata, so hindi nakalabas dun sa kanyang lungga. May nawawala pa ho yata, yun naman ay kinonfirm ng aking contact dito sa labas, at sabi dyan sa justice, meron nga daw hinahanap na isa pa. So may isa pa ho, ma'am, mukhang si Cataroja, mag-focus na rin kayo dun sa isa nawawala. Kausapin niyo po lahat kaya ng gang dyan na kung may nawawala silang miyembro, ma'am. Ano? Actually po, sir, intact po yung number po ng PDL natin. Dun po sa dorm 5 po ang nawawala talaga. Kasi po meron po tayo. Pero yung walang nawawala, ha? Wala po, sir. Yun lang po nawawala yung nasa dorm 5 kasi po meron po tayong record according to brigada at pangkat. Panghuli na lang, ma'am. Ano hong gagawin niyo kung sakasakaling wala na talaga, hindi na makita ito, ay either nakatakas no o alikabok na lang ito. Ano hong next na ina-anticipate ninyo? Ano po ang gagawin? Actually, sir, naka-deploy na po yung recovery team natin dun po sa last known residence na nandun po yung magulang itong tao, meron po tayong mga intelligence na dineploy na po natin. Kasi lahat naman, sir, halos naman po yung recovery effort po namin, mataas po ang percentage ng recovery effort po ng Bucor. Like sa Iwahig po, lagi po kasing nung po dumating kami, marami pong nawala doon. Ngayon po, marami na pong na-recover. So are you contented with this, Colonel Bautista? May nakakatakas, nare-recover, tatakas, recover. Are you happy with that? Masaya na ho ba kayo sa ganon, Colonel? Ay, di po, sir. We are now sending out a memorandum circular na tinatighten po natin yung security natin. Although yung facilities po natin, yun nga po, masyado na pong 100 years tago na po. Pero yung pong pagdadagdag po natin ng tao, nagdagdag po tayo ng additional personnel po sa maximum. Akala ho kasi ng mga kababayan natin, since naging si General Katapang galing sa militar, magbabago na dyan. Hindi pa pala, may mga nakakatakas pa, may mga nakakapasok pa na droga. Mukhang frustrating po, ma'am. So, this is a very poor excuse po, ma'am. And then, hindi na babantayan na yung mga preso natin dahil sa sobrang dami. We really need to do something about this siguro. Will you agree with me, ma'am, kung kailangan magkaroon ng congressional inquiry dito para ipatawag kayo, marinig din namin kung anong mga kailangan ninyo para marinig natin, marisolba na natin itong mga problema sa droga, mga takas, etc., etc. Will you agree with me? Actually, sir, meron po tayong committee hearing on Tuesday sa 25 regarding sa decongestion po ng mga prison facilities po ng Bucor. Okay, I will see you there, ma'am, sa 25. Ano po, magkikita yes, po tayo. And yes, mamayang hapon po, gusto ko malaman kung nasaan na po ito si Cataroja, kung ito ay nakatakas na ba? Kasi after 6 days na, hinahanap niyo pa rin dyan. Napakatagal na ho nito. Gusto ko humalaman, ma'am, kung inyong mararapatin sa aking opisina kung nasaan na po itong Cataroja na ito. Yes, sir. Ano po? Right, sir. I will submit a report po sa office. Written report po. Alright. Maraming salamat, Superintendent Angelina Bautista. Yes, sir. Maraming Thank salamat po. Thank you po. Po, sir.